Hello mga kapams! Welcome back to our channel, I'm Vox Family. Kasama po natin ngayon si Jonathan Pogi TV. Magkakaroon na rin po kasi siya ng, ano eh, ng YouTube channel. Tinutulungan po siya ni, ano, ni Buddy. Pero ngayon, iba po ang gagawin natin. Hingi po tayo ng reaksyon kay Jonathan mula po sa mga videos na nailabas niya po sa Ellie Vlogs Family. Sa kaalaman naman po ng lahat, no read, no write po si Kuya Jonathan na hindi marunong magsulat, hindi marunong nagbasa. Sulat, para marunong ako dito. Pero basa, nahirapan ako. Ano ang nasusulat mo, pangalan mo? Pangalan mo lang. Ano ang buong mong pangalan? Jonathan Bisana. Bisana? Okay. So yun, intindihin po natin at salamat sa pangunawa. Pero ang layunin lang po nito para ma-share po sa kanya dahil hindi niya po na iintindihan at hindi po siya nakakabasa. Kaya po, mabasahin po natin at tingnan po natin kung ano po magiging reaction niya. Apo, okay. Ready ka na ba, Jo? Ito po'y random lang po. Hindi natin mababasa lahat sa dami po ng nagmamahal kay Jonathan. Dahil po nagko-comment sa kanya. Ayun. Ito, okay. Ito ay mula sa video ni Nanay noong nakaraang araw na nagpalit siya ng damit. Ayun. Nasabi dito, napaka-genuine, o ibig sabihin ng genuine, totoo. Napaka-totoo ng mga ngiti nila, masaya sila, at komportable sa inyo, LB Vlogs Family. Ayan. Maraming salamat. Maraming salamat po. Sa inyo. Maraming salamat po. Ayun, ang dami nagtatanong, Jonathan. Anong nangyari sa wheelchair, sa bagong wheelchair? Nandyan pa ba o wala na? Nandun po sa bahay, ginamit po namin sa gabi. Umiyak po mama ko, tapos sinikipat ko na lang po sa isang wheelchair na guma. Nandun sa bahay po na, atabi lang, ginagamit po namin. Namin po na wala. Nasa loob ng bahay. Maayos. May bala ka ba daw bang ibenta yon? Yung ibenta, ibinigay sa akin yun eh. Okay. Next. Ito po yung reaction po ni Kuya Jonathan. Ano po kaya hindi po kami magre-react? Ibigyan po natin daan ang reaction ni Kuya Jonathan. Okay, next. Jonathan, magpakabait ka. Huwag mo ibibenta ang mga binibigay sa'yo. Blessings yan. Mahirap pag nawala ang blessing sa iyo. Unti-unti na lumalapit sa inyo si Nanay Marita, kaya ingatan mo. Magpakabait ka para tuloy-tuloy ang blessings na darating sa inyo. Ito ay payo mula sa ating kapag. Ano magsabi mo ron? Hindi, magpapakabait naman po. Gagawin ko lang po yun. Eh, maraming salamat po sa nagsabi. Magpapakabait po. Hindi naman po paubayaan mama ko. Saka yung gamit po, hindi ko naman po ibibenta. Eh, malaking bagay po yun. Bigay po nila ni Chicken Body po, ni Kuya Renji. Eh, malaking bagay po yun, binigay. Saka matagal mo pinangarap yun, di ba? Matagal pong kagustuhan yun, at bago. Kaya wala akong masabi. Yun ang pinaka, ano eh? Wheelchair po, tsaka cellphone. Oh, yun ang pinaka paborit, pangarap niya talaga, cellphone tsaka wheelchair eh. Kaya nagkaroon na siya. Tama. Kaya hindi iingat niya talaga yung mga bagay na yun. Okay. Jonathan, kamusta naman yung amoy ng bahay? Na-maintain po ba, Kuya Jonathan, ng kalinisan? Kalinisan naman po yun, hindi naman po kami nagdudumi. Yung dito lang po, pinubot ng tubig. Saka hindi po kami nagkakaroon, tatatapo ko lang po ng baturi. Pati okay. Yung baturo ni Ate Jenny kagabi, sinapong ko. Very good. Doon, malinis ka. Okay. Magkatulad dati. Saka, di ba ngayon parang pinipinturahan yung bahay, yung ayos? Nice nila ito, Jenny. Wow. Good news po. Nakakatuwa naman, Jonathan, pag nakikita namin kayong masaya. Ni Nanay Marita. Jonathan, magpakabait ka. Ano man sa'yo, madam? Maraming salamat po sa inyong pag-aalala sa amin, tunak sa amin. Maraming salamat po sa pag-aalala. Magpakababait po ako sa inyo, sa amin po. Okay. Salamat po sa inyo. Okay, Jonathan, dapat hawakan mo ng mabuti ang cellphone. Baka may dadaan na hablutin yan. Anong sa pasay mo, Jo? Ingat-ingat lang po ako. Kahit nga mabaksak, ingat ako bumaksak. Pakita mo nga, nasan yung cellphone mo? Oh. Yun, may ba?
May ano na, may sling bag na po si Kuya Jonathan. Upang cellphone. Kaya ingat na ingat po si Jonathan dyan. Ingat. Yung ano. Tsaka may case po yan mga kamamsal. Yung nagkunan kasi ba, nabilan daw ng casing. Eh, meron po yan. Yung transparent yan casing. Opo, may casing na po yan nung pagka-deliver po. Ayan, Jonathan. Alam po ninyo, ngayon ko lang nakita na masaya si Nanay Marita sa mga vlog nyo. Mag-asawa ating body. God bless you all and more sponsors and blessings po. Ayun, totoo ba yun? Masaya kayo kapag ka binablog namin kayo o nakakausap nyo kami, si Kuya Body, Ate LB at Kuya Renji. Totoo ba yun, Jo? Masaya po. Masaya po kami pag binablog po kami nila. Tingin pa kami po sa ni Kuya Renji at ni Ate LB. Masaya po kami ni Mama. Paano yung masaya? Parang lungkot mo naman. Pumunta nga po kami sa kanila doon eh. Kahit napagod na po ako eh. Inututan ako ni Mama eh. Sabi ko, ako na lang po eh. Eh wala eh. Tagtagayan, galing po kami roon eh. Eh, katkat malayo eh. Saka mabait si Jonathan apun ako. Pag sinabi ni Nanay na dito punta tayo, itutulak ni Jo. Kapag sinabi ni Nanay, doon tayo, tutulak na Jo. Yun na napansin ko yun, yung nagustuhan ni Nanay na pumunta doon sa atin na napakalayo. Oo. Sige mo na, itutulak ni Jonathan? Oo. Ang payat-payat ni Jonathan pero kinakaya niya yung bigat ni Nanay. Eh, yung daan pa naman dito halos paakyat. No? Hindi naman. Ito sa ano to, sa cherry mova. Tapos kung balikan, ginawakan ko po yan. Kaya ko po yung gawin. Kaso, para kay Nanay. Gaano mo kamahal si Nanay Marita? Alam, mahal ko eh. Hindi ko po iniiwan eh. Lalo lang po. Hindi na po ako gumagala eh. Lagi po akong sabi niya. Okay. Very good, Jonathan. Eto. Jonathan, ate, masaya ako sa inyo at si Jonathan, malaki ang pinagbago. Patuloy mo po ang magandang gawa mo. Kay Jonathan, salut po ako sa inyong sa inyo at mahal na mahal mo si Nanay. At sana gawin mo ang payo nila sa iyo. Ayun. Kung ano daw pinapayo namin sa iyo, susundin mo. Ganon. Sinusundin ko naman po eh. Sinunod ko po yung inutos po nila. Kaya naman po, pang hindi ko sinunod. Pero bukal sa puso mo naman yung pagsunod. Bukal po sa kalooban. Tatandaan mo yun. Tsaka lahat naman ang sinasabi namin at para sa pinapagawa sa iyo, Tan. Eh, hindi man utos yun, pero para sa inyo yun, eh, para sa kabubuti niyong mag-ina yan, di ba? Para kayo lang marita, para sa iyo. Okay. Natututo ko nga dahan-dahan, di ba? Unti-unti, natututunan mo lahat ng bagay. Laging masayahin ka na rin, sabi sa comments. Sabi nga dito, ang sarap tingnan ng ngiti ni Nanay Marita. Ayan. Di ba dati sabi mo nung kabataan niya, maganda talaga si Nanay? Maganda talaga. Maraming lalaan ang niligaw niya. Dito nga sa mga trashil dito sa palibot, alam mo, nagtanong-tanong kami kung sino si Nanay Marita noon. Sabi nila, pinagsabi, mga trashil driver ha, nag-mumuse pa daw si Nanay Marita dati sa mga basketball. Ay, dito? Hindi ko alam. Maganda po yan. Saka maraming niligaw niya. Saka... Ayan, ay yung matara yung titaw yan. Oo, oh, ito nga may pahabol oh. Good evening Ate LB, Kuya Renji, Alex, maganda si Nanay Marita. Maganda nga. Yeah. MLB Power Ranger, sana mabilan nyo si Jonathan ng lagay ng damit para mas maganda kesa sa ako. Ayun. Ano po, nabilan na po namin si La Jonathan ng container, no? Nailagay mo na ba yung damit doon? Pati. Okay. Baka mamaya nalagay ko na po ayos. Okay na eh. Kaya mamaya uwi kami, lagay ko na po. Agahan mo yung uwi mamaya para maayos mo yung mga gamit bago ka mag-work. Para makapahinga rin ng maaga. Ayos, fresh na fresh. Sila Jonathan, galing talaga Kuya Renji at LB. Yung pag-spread love ninyo kila Jonathan. Big impact at nagle-level up si Jonathan. Nakakatuwang makita, maayos at happy silang mag-ina. More blessings to come. Tumataba si Nanay Marita? Sabi sa comment. Ito ang ate, tumataba eh. Ito atong, kumakain ng manok yan. Oo, kumakain na siya na maayos kaya na. Maganda yan. Pero iwas sa matatamis ha. Para sa diabetes. Huwag milk tea ng milk tea. Sa'yo pwede yun, pero kay Nanay Marita, huwag ka.
Tago mo kina Marita kung kinakailangan para yung diabetes niya kasi baka lumalatan, ha? Kasi hindi ko mo mahal mo si Nana Marita, ibibigay mo na lahat ng gusto. Tama. Huwag mong ibigay lahat ng gusto. Kung mahal mo siya, iiwas mo siya sa mga makakasama sa kanya. Tulad ng milk tea na yan, ha? Iiwas mo sa kanya yan. Ayun, Kuya Jonathan, dapat lagi mong, ano, lagi mong lilinisin yung damit ni Nanay Marita. Lalabha ng maayos para mabango. Next point, alaman ko na bang marami. Ano pa lang, kung di pa lang. Pero mamaya, alaman ko na rin po yan. Saka kasi nakaraan. Ka rin mamaya. Kasi nakaraan, naglaba siya, di ba? Wala ang tubig ito, naubos na. Ang dami yung puno, naubos na. Ubos ka na naman, di ba? Ayun niya ang tubig mamaya kaya Ate Jenny. Mabait naman sa Ate Jenny. Eto, baka di marunong magsukli pag nagbabayad siya. Si Jonathan daw hindi marunong magsukli. Sana sinubukan nila Ate LB. Totoo ba yun? Marunong ka sa pera. Matalino ka magbilang. Nagkakalakal yun dati. Halimbawa, may 50 pesos ka. Bigyan kita 50. Bibili ka ng milk tea sa halagang 29 pesos. Pagkano ang sukli mo? 21 lang. Wow. Wala pang isang segundo, nasagot na. Oh. Oh, ito ako magtanong. Ako magtanong lahat, ha? Sige po. Oh, ito. Mayroon kang 4 na 25. Magkano lahat 'yon? Piso. Piso, may 4 na 25. Bibili ka ng candy sa tindahan. Take 75 ang candy. Magkano sukli mo? 75. Wala naman 75. Piso lang. Hindi nga kung may anak, may 4 kang 25. Ano? Ulitin ko, may 4 kang 25. Magkano? Piso lahat yan. Okay, bibili ka ng candy sa tindahan, batik 75 centavos. Magkano sukli mo? 25 lang. Bakit 25? Bali, 4 na 25 piso. Oh, bakit? Pag bibili ka ba, ibibigay mo yung 4 na 25. Siyempre, tatlo lang ibibigay mo, 25 lang eh. Wala ka nang sukli. 25? Oo. Parang 25 ba sukli? Ikaw, ba't ka susuklian? Bakit 4 na 25 pa ibibigay mo? Alam mo si 25 ibibilihin mo? 25, parang wala nga. Parang wala, yun. 25. Isa pa. Hindi, isa pa. Huwag na. Kukuluhin mo lang utak na Jonathan. Alam mo yan. Ay, matalina si Jonathan. Ginulo ko lang utak niya. Dito nagkomento, dapat habang nakatambay si nanay para hindi ma-board, siguro mas okay kung meron siyang tinitinda kahit sigarilyo, candies, or kung ano-ano sa kanya. Kesa nakatambay at naghihintay lang si nanay para di sayang yung oras niya at para malibang. Habang nag-work ka siguro nito, habang nagtatrabaho ka, anong masasabi mo rito? Ako rin, nagarila lang pagkinda niya. Marunong ba si nanay? Ibigay po niya dyan sa ano makatapag. Ayun, tinan mo si nanay. Tingin mo kaya niya magtinda ng sigarilyo? Parang hindi. Kasi hindi niya makapagtalitan. Oo, tama. Hindi niya kaya. Hindi niya kaya. Isang kami lang kasi kumikilo sa kanya. Mayroon siya mag-ano. Ito lang. Oh, sabi dito, kung maubos din lang naman sa pamasahe ang sasahurin mo, so malapit ka na lang tumira kasi mapapabaya mo naman ang nanay mo. Ano man sabi mo ron? Yung ate, naisip ko na nga po yun eh. Parang naubos sa pamasahe, tsaka ang jeep. Kahit isa lang dumadaan, tagal, naghihintay ka ng mga ilang oras. Saka ano, sagabihin ka pa. Para nang malapit kami tumira dun para malapit. Kaso walang titirang pa i-din. Saka yung sinasabi nila na pag doon ka pumasok, mapapabayaan mo si nanay, walang kasama maghapon. Ano masabi mo doon? Dito? Oo. Ay, doon pag ka pumasok. Iwan ako na pagkain, tsaka uwi naman ako dito alas 5 eh. Tsaka para may ano, may pera naman. Dito, walang pera eh. Parang ano lang. Lagi na nakasmile at happy ka sa malasakit na pagmamahal nila Kuya Renji at Ate LB. Magaling yan, Jonathan. Marunong makinig sa mga payo nila Kuya Renji at Ate LB thinking body. Wala talaga sa laki. Makikita ang kaayusan na tinutulungan. Importante ay pagiging totoo at hindi for content lang. Kaya sa munting paraan, lawak ng pangunawa ang panatilihin.
walang yabang o hambog na pinakikita sa viewers, instead ay pagkahambol at tunay na magaan sa tinutulungan ang daloy ng biyaya. Saludo ako sa inyo. Ano masabi mo ron? Thank you, salamat. Sila Kuya Ringgit, sa kaya si SP, sa kay Tinimbati. Salamat. May nagtanong dito, saan mo iiwan si Nanay Marita pag nagtrabaho ka, Jonathan? Yan lang, kami sa bahay namin. Dito lang, dito. Dyan. Dati. Tapos yung pagkain niya? Iwanan ko lang din. Saan mo ilalagay pagkain niya? Sa tabi niya, te. Okay. Sa wheelchair? O sabi ko sa wheelchair? Paano niya mga... May pagkain na ba sa umaga pa lang? Hindi man ganun malakas kumain ng ano. Kasi may tubig siya sa kain. Pwede na yun. Tsaka, kilala mo siya ng mga tao rin. Hindi mo siya pabayaan pag ito. Meron dito nagtanong, Jo, magkano ang bike dyan? O, tapos meron din nag-comment. Sabing ganito, more than 4K po meron na yata. Okay, tingnan natin kung ano, may nais magpaabot ng pagmamahal ay wala tayong ato bilihin, may pagkakalog sa'yo. Pero walang pangako, hindi pa natin hawak, hindi pa natin nakakausap o wala pa kumakausap sa amin. Tukol dito, sana may awa at tulong ang Diyos magbuhos ng blessing para sa inyo, ni Nanay Marita, Jonathan. At magiging masaya kami para sa'yo kapag nagkaroon ka na ng bagong bicycle. Kahit sino pa ang magpaabot ng pagmamahal na ito para sa'yo. No? Basta ang turo ko sa'yo ay marunong lamang mag... Matutong mag... At magpasalamat. At saka kung halimbawa may hinihiling ka, matutong maghintay. Parang gano'n. Walang nangangako pero matutong maghintay. O, tulad ng, di ba, tulad ng wheelchair na yan, wala namang pangako sa'yo. Yung cellphone na yan, wala kami pinangako sa'yo. Sabi lang, mag-antay. O, di ba, nag-antay ka, dumating. Ganun lang, na? Basta pakabait lang, pakasipag. Yun lang. Yung mga pinatan, matinitan. Di ba? At saka may payo rin kami sa'yo ni kuya mo, alisin mo yung ugaling pagiging, ano yung pagkainggit sa iba. Kasi tulad ng mga kamay natin, iba-iba yan, may malaki, may maliit. Ngayon, kapag ka nagtrabaho ka na, iba-iba rin ang taong nandoon. Iba-iba rin ang sahod nyo. So depende, kung halimbawang malaman mo na sa kanila malaki tapos sa'yo maliit, huwag kang magdaramdam, huwag kang maiinggit. Ipakita mo lang, tuloy-tuloy lang yung magandang trabaho. Natawa na po. Nangisipan ko na po yan. Opo. Tsaka, po yan. Huwag maiinggit. Ano? Gawin ang best na trabaho. Yun, the best. Yung mga focus ka lang. Masipag ka lang. Very yun, good. Kita-kita na po ang ano, mga natutunan ni Jonathan. Tama dyan. Salamat, ha. Napakaganda nung narinig ko sa'yo. Narinig namin sa'yo. Salamat, ha. Tama yan. Hindi maingit, kundi focus lang sa trabaho. Gagandahan ang performance. Tama. Ang gagawin ko sana doon. Para magtagumpay ako. Tama. Tama. Pag tamad ka, walang nangyayari. Napapag-iwan ako. Pare-pare lang naman tayo eh. Dapat, pag nagawa nila, dapat magawa ko eh. Yes. Yan ang naisip ko. Hindi dapat ang tapat ako. Eh, pare lang kasi tayo. Tama. Magsipag ano? Basta gawin kung anong kayang gawin. Focus, trabaho. Eto, may nag-comment related dyan. Marami pang taong nangangailangan ng tulong, yung mahihina at may sakit. Si Jonathan, bata pa. Kailangan kumilos para malaman niya ang halaga ng pera. Kailangan po yun. Kailangan gusto ko magtrabaho para magka-pera dito ko. Hindi ko rin makuha yung gusto ko eh. Para akong nanilito sa sarili ko. Kasi walang wala ako. Yan ang napakagandang challenge sa sarili mo, Tan, no, na challenge mo sa sarili mo na pangalaw magtrabaho ako para mabili ko kung anong gusto ko. Mag-ipon, no? Hinangako nakakain ng ano, maklo, tsaka dalibi, tsaka chowki. Oo, hindi na makakain. Dati na. Ay, kumain ka dyan. O, dati, pero pa ako. Pero hindi na. Wala mang ganun dito, no?
Dito ako. Sa Kiko. Sulod na day off mo. Punta tayo. Di bali may day off naman. Na, sa day off mo. Punta tayo. Tandaan mo to, Jonathan. O yun, marami na tayong nabasa rito. No? At nagpapasalamat kami sa mga ano, sa mga nag-comment. Napaka bait niyo po. At wala po kayong sinisino at mabait kayo sa mag-ina. Maraming maraming salamat po. Ayun, muli Jonathan, maraming salamat sa iyo ha. Good lang sa pagtatrabaho, magpakabait, magsipag. Higit sa lahat, mag-pray ka. Nag-pray ka? Mag-pray ka. Para maturuan, dito sa marunong ko. Ayun. Sa pag-pray, magpapasalamat ka sa Diyos na lumalang ng lahat ng tao. Salamat po, Diyos. Magbibigay ng lahat ng kailangan natin. Opo, Panginoon, salamat po. Ganun. Simpleng salamat po ay okay na yun. Gagawin na po yun. Oo. Sa gabi, bago kayo matulog, Ama, salamat po sa buong araw. Mantayan niyo po kami. Amen. Okay na yun. Basta bukal sa puso, di ba? Lagi mapagpasalamat ikit sa lahat sa Diyos. Pakakay, Diyo. Okay, magpakasipag at huwag maghahambog, huwag magyayapa. Huwag maiingit. Maging mabait lang. At, higit sa lahat, syempre pag nagtrabaho, maligo araw-araw para hindi ka mabaho sa trabaho. May nag-comment nga rito, Kuya Jonathan, mag-toothbrush ka daw po. Ay, mali, wala palang ipin si Kuya Jonathan. Walang ipin si Kuya Jonathan. Dalawa na lang. Hindi naman din gato. Dalawa na lang. Okay. Magkalayo pa para hindi magkakilala. Yung ipin mo, dalawa na nga lang, magkalayo pa para hindi magkakilala. Magkagano. Oh, yeah. Oh, pwede pa naman eh. Hindi pa naman, ano, kaya sayang kasi pag binunod. Ana, tara, let's go. Ayun, Jonathan, maraming salamat sa oras mo. Sa unang sahod mo, ano ang plano mo? Ano una mong bibilin kapag kasamahod ka? Halimbawa lang. Milk tea. Halimbawa lang, 1,000. Oh. Halimbawa lang. Halimbawa lang ha. Hindi naman natin sabi yung gano'n lang sweldo mo eh. Pero halimbawa magkano? Ang anong bibilin mo sa 1,000 pesos? Sa unang sahod mo, anong bibilin mo? Ito po, ito ko lang dun. Makdo lang. Makdo! Dadalin mo si nanay. Ano ba kinakain mo sa Makdo? Chicken tsaka kanin. Chicken tsaka kanin. Happen, right? Dadali mo si nanay doon? Chicken, wow. Kanin, tsaka French fries. Tapos magpicture-picture kayo ulit, no? Daming naiyak sa mga videos mo. Naiyak, na-touch, na masaya sila. Ito'y ano, luha ng kasiyahan, hindi yung pagkalungkot. Masaya sila na makikita kayo nanay na masaya. Ayun. Na-touch din sila sa kwento nila. Na ang laki ka naman na pinagbago ni Jonathan sa kanina Marita. From the start na dito tayo. O mag-ahit ka uli. Laging mahinahon na si Jonathan magsalita. Marunong mamupo, opo at po, marunong na rin. Tsaka yung ano niya, hindi siya natataranta-taranta pag nagkinakausap mo. Masayahin na rin siya. Yeah? Lagi na nakangiti. Yan, good. Okay, mga ka-fams, hanggang dito po at nagpapasalamat kami sa oras na ibinigay po ni Jonathan. Napaka-importante po talaga ng oras at wala tayong sasayangin. Magpapaalam na po muna kami. Panalangin po natin si Kuya Jonathan. Ayun, at hanggang dyan po mga ka-fams. Spread the baraw-araw. Good vibes araw-araw. Dito lang yan sa Elvie Vlogs Family. Bye, God bless all.